Tayo pong lahat ay manalangin. Living and working, Holy Heavenly Father God, we thank you, Lord. Buhay at kumikilos naming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po. We were destined to go to hell forever, but you who are holy save us by shedding your precious blood for us, and the Lord has made us your children. So, maraming salamat po. Kami po ay mga nakatadhana na mapunta sa impyerno magpakailanman. Subalit ikaw po na banal, iniligtas kami sa pamagitan ng pagdanak ng iyong napakahalagang dugo. At ikaw po, Panginoon, ay ginawa mo kami na iyong mga anak. Kaya't maraming salamat po. Oh Lord, we want to work and live with you forever and ever. So Lord, please help us to live without shame before you, great love. Kaya, Panginoon, kami po ay labis na nagpapasalamat dahil sa iyong dakila at kamangha-manghang pag-ibig at biyaya. Kaya't pakiusap, tulungan niyo po kami na mamuhay na walang anumang dapat ikahiya sa harapan ng iyong pag-ibig. And Lord, work to increase our faith so that we can do your work more powerfully. At pakiusap, Panginoon, kumilos ka po upang higit na lumago kami sa aming pananampalataya upang magawa namin ang iyong gawain ng higit na makapangyarihan. And especially in this year, please help all of our families and the relatives to be saved. At lalong-lalo na po sa taong ito, pakiusap, tulungan niyo po na ang lahat na aming mga pamilya at kamag-anak ay maligtas. And also give us strength so that we can do our best to evangelize well. At pakiusap, pagkaluban mo rin po kami ng kalakasan upang magawa namin ang lahat ng aming makakaya para gawin ito. Also please guide all brothers and sisters who are newly saved so that they can dwell in the church and lead a correct life of faith. At pakiusap, gabayan mo pong lahat ng mga brothers and sisters ng mga bago na ligtas upang sila po ay makapamuhay, makapanatili ng maigi sa church at makapamuhay ng nararapat na buhay pananampalataya. And Lord God, please work among us so that Quezon City Church can grow every day. At Panginoon, pakiusap, kumilos ka po sa amin, sa kalagitnaan namin, sa Quezon City Church upang lumago kami araw-araw. O Lord, if there are some brothers and sisters who are not in good health among us, please help them so to be recovered quickly. At Panginoon, kung mayroon po man po sa amin ng mga brothers and sisters na hindi maayos ang kanilang kalusugan, pakiusap, tulungan niyo po sila na makapanumbalik ang kanilang kalusugan kaagad. Also, O Lord God, because of various reasons, there are some brothers and sisters who are not with us in this time. Please help them to be with us next time. At Panginoon, dahil po sa iba't ibang kadahilanan, mayroon po mga brothers and sisters na hindi po namin kasama sa oras na ito, pakiusap, tulungan niyo po sila upang makasama namin sila sa susunod na pagkakataon. Anyway, this time we have gathered here to learn the Word of God. So please touch our heart through the Word of God today. At sa oras na ito, kami po ay nagkatipon ng sama-sama upang pag-aralan ng salita ng Diyos. Kaya pakiusap, hipuin mo po ang aming mga puso sa pamagitan ng salita ng Diyos. We rely on God everything and we pray in the name of Jesus Christ. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Diyos, ang lahat ng bagay at dinadalangin namin ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Acts chapter 5. Let's open the Bible. Acts chapter 5. Today, buksan po natin sa ating mga Biblia, mga Gawa, chapter 5. Verse 14. Verse 14. Acts chapter 5, verse 14. Mga Gawa, chapter 5, verse 14. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. Yeah, and believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women. So we have learned already two times about when the Lord added people who are saved.
Kaya napag-aralan na po natin ang dalawang beses na ang patungkol sa kung kailan itinadagdag ng Panginoon ang mga taong naliligtas. So I told you already, it is very important that we know it exactly. Kaya sinabi ko na po sa inyo na ito po ay napakahalaga na malaman natin ito ng eksakto. Actually, the evangelism is because the work the Lord has entrusted to all saved brothers and sisters. Kaya, sa katunayan, yung evangelism po, ito ay gawain na ipinagkatiwala ng Panginoon sa lahat ng mga ligtas na Kristiyano. And it's because there are still many our brother, our family and relative who not just saved around us. So to evangelism and save. At gayon din po, mayroon pa rin napakarami sa ating mga pamilya, minamahal na pamilya na nasa paligid natin na kinakailangan nating ma-evangelize at maligtas. In the first time, we learned already that the work of salvation appeared by boldly preach the gospel with the assurance of salvation and an assurance of resurrection after the apostles met the resurrected the Lord. Kaya gaya po ng unang pagkakataon na pag-aralan natin na ang gawa ng kaligtasan ay nangyayari ito sa pamamagitan ng matapang na pangangaral ng Ebanghelyo na mayroong kasiguruhan ng kaligtasan at kasiguruhan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya naging matapang sila, yung mga apostol, matapos nila makita ang muling binuhay na Panginoon. In the second time, we learned that there were a work of salvation because those who were saved learned it, the word through the disciples, and tried to have a fellowship, praise the Lord, and love each other. At nung pangalawang pagkakataon noon po, napag-aralan natin na mayroong gawa ng kaligtasan dahil yung mga naligtas ay nag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga alagad. Sinusubukan na magkaroon ng pakikisama o fellowship, nagpupuri sa Panginoon at iniibig ang isa't isa. So what I mean first, in order to our church make the increase, we have to preach the gospel diligently first. Ito po yung gusto kong sabihin. Para lumago pa tayo, kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo. In order to make our church become increased, we have to gather together more boldly. At para malumago o dumami pa yung ating mga miyembro, kailangan natin ng higit at higit pa na magkatipon. And today, third, we will continue to learn when the Lord added those who are saved. At ngayon po, sa pangatlong pagkakataon ay patuloy nating pag-aaralan kung kailan ba dinaragdag ng Panginoon ang mga naliligtas. That time, when we organized our sin in the church, that time God will edit a lot of people. Kaya sa pagkakataon na kapag yung inayos natin o inalis natin yung mga kasalanan sa atin dito sa church, sa pagkakataon na yon, yung Panginoon idaragdag yung mga naliligtas. One more time, let's read together today the verse. Isa pa po, basahin pa po natin sa mga gawa, chapter 5, verse 14, 3 to 1. Lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. In the word we just read now, it is saying, There are more who believe and come to the Lord. Kaya dito po sa salita na binasa natin ngayon, sinasabi dito na mayroong higit pa na mga mananampalataya ang napunta o lumapit sa Panginoon. This also happened the thing that many were saved more after certain incident. Ito rin po ay nangyari, isang bagay na nangyari na marami yung naligtas at higit pa yung naligtas dito sa isang tiyak na pangyayari. It was an incident by Ananias and Sapphira. Ito po yung pangyayari na yung patungkol kay Ananias at kay Sapphira. Do you know the story of Ananias and Sapphira? Alam niyo po ba yung kwento nung kay Ananias at kay Sapphira? Let's see. Tignan po natin. Verse 1 hanggang verse 11. Verse 1 hanggang 11. Acts chapter 5, verse 1 hanggang 11. Mga gawa, chapter 5, verse 1 hanggang 11. Acts chapter 1, verse
Chapter 5, verse 1 hanggang 11. Mga gawa po, chapter 5, verse 1 hanggang 11. Would you try to read together? Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit may isang lalaki na ang pangalan ay Ananias, ang nagbili ng isang ari-arian na may pagsang-ayon ng kanyang asawang si Sapphira. Naalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinala ang isang bahagi lamang at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadaig kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Nang ito'y hindi pa naibibili, hindi ba iyon ay nananatiling iyo? At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, siya ay bumagsak at namatay. At sinidla ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Tumindig ang mga kabinataan at siya ay binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Pagkatapos ng halos 3 oras na pagitan, pumasok ang kanyang asawa na hindi nalalaman ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayong halaga ang lupa. Sinabi niya, oo, sa gayong halaga. Sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nasa pintuan ng mga paan ng mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Agad siyang bumagsak sa kanyang paanan at namatay. Pumasok ang mga kabinataan at natagpuan nilang patay siya. Siya'y kanilang inilabas at nilibing sa tabi ng kanyang asawa. Verse 11, sinidla ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga nakarinig na mga bagay na ito. Verse 11, so great fear came upon all the church and upon all who heard these things. Okay. So anyway, if we read in Acts chapter 2, at that time many people came to be saved through the work of Holy Spirit. Kaya kung mababasa po natin sa mga gawa chapter 2, maraming mga tao ang naligtas sa pamamagitan ng pagkilos o gawa ng Espiritu Santo. Through the work of the Holy Spirit, the Lord's church was being built more and more firmly. Kaya ang iglesia ng Panginoon ay naitatag ng higit at higit pa. That time, Satan was not watching it. At nang pagkakataong iyon, si Satanas ay hindi lamang siya basta na tinitingnan ito. So Satan, in order to stop the work of the Holy Spirit, gospel, Satan has brought sin, hidden sin, into the church. Kaya nga po si Satanas, upang maihinto niya yung gawain ng Ebanghelyo ng Espiritu Santo, si Satanas, nagdala siya ng kasalanan doon sa loob ng church. Because Satan, he knows well that the Lord does not work where there is sin. Dahil nalalamang maigi ni Satanas na ang Panginoon na hindi siya makakakilos kung mayroong kasalanan. That's why Satan used one couple who were Ananias and Sapphira. Kaya nga, si Satanas, ginamit niya yung mag-asawa, si Ananias at si Sapphira. Actually, Ananias and Sapphira, they were the people who got salvation already. Sa katunayan, si Ananias at si Sapphira, sila yung mga taong naligtas na. One day, however, Ananias and Sapphira, they sold their land lot and they offered only half lot at the apostles' feet. Kaya gayunpaman, isang araw, ibinenta nila yung kanilang lupa at dinala nila yung kalahati lamang doon sa paanan ng mga apostol. Yeah, because they have great faith, isn't it? Looks like. Kaya para bang mukha silang mayroong malaking pananampalataya. Tama po. In order to offer their church, they sold their lease. Kaya para makapaghandog sila sa church, ibinenta nila yung kanilang lupa. Can you sort your lease? Kaya nyo bang ibenta ang inyong lupa at yung kalahati ibigay sa church? Wala. Sa katunayan, wala po tayong lupa. In order to understand the story well, but this case has some background. I will explain to you that background. Kaya para mas maintindihan po ninyo ito, ipapaliwanag ko po sa inyo yung background nito. So, brothers and sisters, let's read chapter 4. Let's go.
Basahin po natin. Chapter 4. If you read, you can know why Ananias and Sapphira, they decided to offer half their lease. Kaya kung babasahin niyo po ito ng maigi, makikita niyo po kung bakit ibinenta nila yung kanilang lupain. Let's read together chapter 4, verse 32 hanggang 35. Basahin po natin yung chapter 4, verse 32 hanggang 35. Ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Walang sino mang naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbibili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay. Ang mga ito sa panan ng mga apostol at ipinahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. If we read one more time, verse 32, it says, the saints who were saved were united in one heart and one soul and one shared all things. Kaya kung babasahin po natin dito sa verse 32, ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman. It means that time, they did not say that their wealth was theirs. Kaya, ibig sabihin nito na sinasabi na yung mga banal na naligtas ay hindi nila sinabi na sa kanila yung kayamanan. So they sort all their field and home, even home also, and place them in front of the apostles, and the apostles handed them out according to their need. Kaya nga, ibinenta nila yung kanilang mga bukid, maging yung kanilang mga tahanan, yung kanilang mga bahay, at inilagay ang mga yung kita nito sa paanan ng mga apostol. At yung mga apostol naman, ipinahamahagi ito ayon sa kanilang pangangailangan. If you see one more time, verse 34 said, nor was there anyone among them who lacked. Kaya, kung babasahin niyo pa po dito sa verse 34, walang sino mang naghirap sa kanila. Because at that time, the saints, brothers and sisters, sold all their home and property in order to distribute the brothers and sisters. Dahil ng mga panahong yun, yung mga banal, ay ibinenta yung kanilang mga bahay at lahat ng kanilang mga ari-arian. And some of the brothers and sisters laid it in front of the apostles to help them indeed. At yung mga banal ay inilagay ito sa kanilang harapan. Do you know the reason why at that time all brothers and sisters they sold their property and home and everything? Alam niyo po ba na kung ano yung dahilan ng panahong iyon na yung mga kapatiran na ibinenta yung kanilang mga bahay at mga pag-ari-arian? The reason why they did so was the difficulties of the Israel people at the time with Roman rule. Yung dahilan po ay dahil ito ay napakahirap para doon sa mga Israelita ng panahong iyon dahil sa pamumuno o sa kanila pamamahala ng Romano. Because the various reason is they do not have enough food. So many of the brothers and sisters suffered. Kaya sa dahilan iyon, wala silang sapat na pagkain, kaya maraming mga banal ay nagdusa. So in order to have the brothers and sisters in trouble, they sold their things and shared them. Kaya nga upang matulungan yung mga banal na nasa kahirapan, ipinenta nila ang kanilang mga ari-arian at ibinahagi sa kanila. However, it seems that Ananias and Sapphira noted, watched already, observed, what so many brothers and sisters sold their house and property and brought them to the apostles. Ngayon pa man, para bang si Ananias at si Sapphira ay alam na nila, nakita nila yung mga maraming mga banal, mga brothers and sisters na ibinenta yung kanilang mga bahay, ari-arian at dinala ito sa mga apostol. So Ananias and Sapphira, at that time, they feel shy and shame. Kaya nga, nang sandaling iyon, si Ananias at si Sapphira, medyo nakakaramdam sila ng hiya. Because they had many the properties. Dahil mayroon silang napakaraming ari-arian. And Ananias and Sapphira, they also seems to be greedy for money. At si Ananias at si Sapphira, parang sila rin ay sakim sa pera. But they seems to be anxious that people would consider them
bad if they did not give anything. At gayon din, nababalisa rin sila na yung mga tao ay marahil isipin na sila ay masama kapag hindi sila nagbigay ng anuman. You understand? Naintindihan niyo po? So they concealed some of the money they sought and took the rest and deceived the apostles and put them before them as if it were all. Kaya nga itinago nila yung bahagi ng pera na ipinagbenta nila at dinala ito, yung nalabi at dinaya nila yung mga apostol at inilagay sa kanilang harapan na para bang ito na yung lahat ng ibinenta nila. However, it was not a man deception, but all deception of the Holy Spirit. Gayun pa man, hindi po ito pandaraya sa tao, kundi ito ay pandaraya sa Espiritu Santo. But remember, people saw the appearance, but God saw, able to see the inside heart. Tandaan niyo po, yung mga tao nakatingin lang sa panlabas, na nakikita lang nito yung panlabas na anyo. That's why subalit that, yung Panginoon nakatingin sa puso. That's why that person may be deceived, but the Holy Spirit do not. There's kaya nga, yung tao ay marahil nadaya, subalit ang Espiritu Santo ay hindi. But at that time, the Holy Spirit revealed there a sin, hidden sin, through Peter. At nang sandaling iyon, yung Espiritu Santo po ay inihayag, yung inilantad yung kanilang kasalanan sa pamamagitan ni Pedro. Remember, their sin was due to Satan's work. Tandaan niyo po, yung kanilang kasalanan ay dahil sa pagkilos o gawa ni Satanas. Do you understand? Naintindihan niyo po? So let's read again verse 3. Verse 3. Basahin po natin ulit, verse 3. Chapter 5, verse 3. Basahin po natin, 3 to 1. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? In this statement, Peter told Ananias and Sapphira, Ananias, why has Satan filled your heart? Kaya nga, nang sadaling ito, sinabi ni Pedro kay Ananias at kay Sapphira, bakit kayo nagpadaig kay Satanas? Ananias, Sapphira, Satan used their greed to deceive the church. Kaya dun po si Satanas, ginamit niya yung kasakiman ni Ananias at ni Sapphira upang dayain yung iglesia. Brother, sister, don't misunderstand. At that time, the apostles did not ask to them forcibly, with force, to offer their property. Brothers and sisters, ng panahong iyon, yung mga apostol, hindi naman sila pinuwersa na ibigay yung kanilang ari-arian sa kanila. At that time, even if they didn't give their property, nobody take issues with it. Kaya nung panahong iyon, bagaman hindi nila ibigay yung kanilang ari-arian, ay wala namang sino man yung mag-iisip ng masama sa kanila. Right? Tama po. So Peter said like this, kaya verse 4. Sinabi ni Pedro ang gaya nito sa verse 4. Let's read together. 3, 2, 1. Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nananatiling iyo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Likewise, God didn't force them to give away to church their property. Gaya po nito, hindi sila pinilit ng Diyos na ibigay sa church o sa iglesia ang kanilang ari-arian. Isn't it? Di po ba? That's why we do not have time to collect money, the offering money in the church. Kaya nga sa church ay wala po tayong binalagay na pagkakataon na mag-collecta ng pera. I will not observe someone, brother, sisters, offering how much like that. I didn't care. Maging ako rin, hindi ko rin po tinitignan, o wala po akong pakialam kung sino yung mga brothers and sisters na nagbibigay ng tithes and offering. Isn't it? Di po ba? So actually, God did not force them, force you to give away to church their property. Yung Diyos ay hindi kayo pinipilit o pinipersa na ibigay ang inyong mga ari-arian. Brother and sister, in fact, everything is God's, right? Brothers and sisters, sa katunayan, lahat ay sa Diyos. Tama po? Do you agree? Sang-ayon po ba kayo? Everything is God's.
Lahat ng bagay ay sa Diyos. But God is not the one who take it away by force. Subalit, yung Diyos, siya ay hindi yung tao na kinukuha ito sa pamamagitan ng sapilitan. Likewise, if you want to pay and offer the little bit for the church, you could just pay. Kaya nga, gaya nito, kung nais ninyo na magbigay ng maliit, maliit lang, eh, kaya, eh, pwede nyo itong ibigay. But, Ananias, Sapphira, they deceived the people as if they had sold all their property and were great person to give it all. Subalit, si Ananias at si Sapphira, dinaya nila yung mga tao at na parabang ibinenta nila o naipagbili nila yung kanilang ari-arian na ito na yung lahat na parabang sila ay gaya ng mga dakilang mga tao. You understand? Naintindihan niyo po? Problem is deceived to God. Ang problema ay dinaya nila ang Diyos. And they deceived the church and dedicated. At dinaya nila ang church at ibinigay nila ito. So Peter said in verse 3, that it was not a man but a deception of the Holy Spirit. Kaya sinabi dito ni Pedro sa verse 3 na hindi siya nagsinungaling sa tao kundi sa Espiritu Santo. Yeah, it was not a man but a deception of the Holy Spirit. So it was a very evil sin inside of God. Kaya nga ito po ay napakasamang kasalanan sa paningin ng Diyos. So many people will have a problem if the church is just leave such sins attended. Kaya nga po, maraming mga tao yung magkakaroon ng problema sa church kung hahayaan lang ang ganitong mga kasalanan. Because sin easily spread quickly. Dahil yung kasalanan ay mabilis po itong kumalat. So, if the Holy Spirit does not reveal that there are hidden sin, many brothers and sisters will follow them and they will be deceiving the church continuously. Kaya nga, kung hindi ito ihahayag ng Espiritu Santo ang kasalanan iyon, maraming mga tao yung susunod sa kanila at dadayain nila ang church. If so, it happened like the hidden sin in the church, with the help of the Holy Spirit, the apostles knew of Satan's system and did not tolerate sin. Kaya gaya po nito, sa pamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, nalaman ito ng mga apostol yung pakana ni Satanas at hindi nila hinayaan lang ang kasalanan iyon. Why? Bakit? The work of the gospel will no longer occur in the church. Dahil kapag ganoon, yung gawain ng ebanghelyo ay hindi na po mangyayari doon sa church. So, brother, sister, look, verse 5. At tingnan niyo po sa verse 5. So, the Lord God, He killed Ananias and Sapphira. Yeah, yung Panginoong Diyos po ay pinatay si Ananias at si Sapphira. Because Ananias and Sapphira, he deceived the Lord God. Dahil si Ananias at si Sapphira, dinaya nila ang Panginoong Diyos. Verse 5, let's read together. 3 to 1. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, siya ay bumagsak at namatay at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. So Ananias died after hearing the Peter. Kaya po si Ananias ay namatay pagkatapos niya na marinig ito kay Pedro. That time, many people were very afraid of it after hearing that news. Nang panahong iyon, marami mga tao yung talagang labis na natakot matapos silang marinig ang balitang iyon. Because that reason, many people have learned how great the sin of the deceiving the Holy Spirit is. Dahil nang panahong iyon, marami mga tao natutunan nila kung gaano kalaking kasalanan yung pagsisinungaling o pandaraya sa Espiritu Santo. At that time, it is not over. It was not over. At nang sandaling iyon, ay hindi pa ito natapos doon. Because of Ananias' wife, Sapphira has not yet heard of Ananias' death, his husband's death. Dahil nang sandaling iyon, yung asawa ni Ananias ni si Sapphira, at na si Sapphira ay hindi pa niya nababalitaan o naririnig yung pagkamatay ng kanyang asawa. So at that time, after about 3 hours, Sapphira came home. At pagkalipas po ng 3 oras, ay umuwi si Sapphira. And Peter asked Sapphira again, "Tell me, whether you sold the land for so much?" At tinanong ni Pedro si Sapphira, "Sabihin mo sa akin kung sa ganitong halaga ninyo ipinagbili ang lupa."
However, at that time, Sapphira deceived Peter again in the same way as Anania. Gayun pa man, si Sapphira, nagsinungaling din siya. Dinaya niya si Pedro sa kaparehong paraan na gaya ng ni Ananias. So, Sapphira was the same person as Anania. Kaya nga si Sapphira ay kapareho rin ni Ananias. So, his wife also died before Peter. Kaya nga, yung asawa niya ay namatay rin sa harapan ni Pedro. So, deceiving to the church, God is very, very dangerous grace sin. Kaya nga yung pagpandaraya o pagsisinungaling sa Diyos ay napakalaking kasalanan. Why at the time, God, Lord God, why didn't hide their hidden sin? Bakit ng panahong iyon, bakit hindi na lang itinago ng Diyos ang kanilang nakatagong kasalanan? The reason is, if there is the hidden sin in the gathering, the brother and sister and church, Holy Spirit cannot work bodily. Kung mayroong nakatagong kasalanan doon sa brothers and sisters, sa pagtitipon, sa church, ang Espiritu Santo ay hindi makakakilos. You understand? Naintindihan niyo po? That's why God revealed often there are hidden sins and killed. Inihayag, for example. Inihayag ng Diyos yung kanilang kasalanan bilang halimbawa. Brothers and sisters, let's go to the verse 7 hanggang 11. Yeah. Tignan po natin, verse 7 hanggang 11. Verse 7 hanggang 11, brothers and sisters, also, let's read together. 3, 2, 1. Pagkatapos ng halos tatlong oras na pagitan, pumasok ang kanyang asawa na hindi nalalaman ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayong halaga ang lupa. Sinabi niya, oo, sa gayong halaga. Sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nasa pintuan ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Agad siyang bumagsak sa kanyang paanan at namatay. Pumasok ang mga kabinataan at natagpuan nilang patay siya. Siya'y kanilang inilabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Verse 11, sinidla ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. So that time, the apostles dealt with their hidden sin in the church like that, immediately. Kaya nga po kaagad na inayos ng mga apostol yung nakatagong kasalanan dun sa church. In order to spread the gospel more powerfully and quickly. Upang mabilisan at masigit na makapangyarihan na ipalaganap ang ebanghelyo. So at that time, then the church was sanctified. And again, the gospel was delivered with power, and many people were saved after that. Kaya nga, pagkatapos po niyon, yung church ay naging banal, at yung ebanghelyo ay naibahagi ng mas makapangyarihan, at maraming mga tao ang naligtas. Yeah, verse 14, look. Tignan niyo po sa verse 14. After that, after Ananias and Sapphira were killed because of their deceiving the grace sin, so after that, verse 14, let's read together. 3, 2, 1. Lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. Yeah. Today, when we start the Sunday service, I show this verse first. Yeah. Bago po tayo nagsimula sa ating Sunday sermon, ay ipinakita ko po sa inyo ang verse na ito. And then means Ananias and Sapphira were killed because of their hidden sin, deceiving the great sin, because that. And then believers were increasingly added to the Lord, multitude of both men and women, like this. Kaya nga po, pagkatapos na patayin ng Panginoon si Ananias at si Sapphira dahil sa kanilang pagsisinungaling sa Espiritu Santo, pagkatapos po nito, sa verse 14, lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. That's why, church, we have to protect, we have to defend some kind of any the hidden sin, deceit. Kaya nga po, dito sa church, kailangan po natin itong protektahan at depensahan mula sa anumang nakatagong kasalanan. Why? Bakit? When there is a sin in the church, hidden sin, the Lord's work is blocked. Bakit po? Dahil kapag mayroong kasalanan dito po sa church, ang gawain ng Panginoon ay nahahadlangan. So we have to think,
even though we try our best to deliver the gospel, we evangelize a lot, but why our church members are able to not increase it, we have to think first, like Ananias Sapphira's story. Kaya nga, kailangan muna nating pag-isipan yung gayang ito. Bagaman, ginagawa natin lahat na ating makakaya upang ipangaral ang ebanghelyo, pero yung bilang natin ay hindi nadaragdagan. Kung ganun, kailangan natin muna pag-isipan yung gayang ito. You understand? Sa Ananias at Sapphira. Actually, Ananias and Sapphira were killed because of they offered their half property. Sa katunayan, si Ananias at si Sapphira, sila ay pinatay dahil inihandog nila yung kalahati sa kanilang ari-arian. For example, 1 million pesos, maybe. Halimbawa, 1 million. Even though they offered the half their property, of if that property the price 1 million, because of 1 million, they were killed. Like that. Kaya, diba, dahil ibinigay nila yung kalahati doon sa kanilang pinagbentahan, halimbawa 1 million, dahil dito pinatay sila. Actually, how much is not important before God. Sa katunayan, yung laki ay hindi mahalaga sa Panginoon. God wants to know our the honesty, heart. Yung Diyos, nais niyang malaman yung ating tapat na puso. All our things is from the Lord. Lahat ng bagay na nasa atin ay sa right? Panginoon. Tama po? Right? Tama po? Actually, our life, our time, our health, our property is from the Lord. Sa katunayan, yung ating buhay, oras natin, pag-aari-arian natin ay mula sa Panginoon. Isn't it? Di po ba? Don't steal. Lords. Huwag po ninyong nakawin ang sa Panginoon. Brother, sister, a certain man can come to you and he said to you, I will give you right now 168,000 pesos. Yeah, I will give you. Halimbawa, brothers and sisters, may isang tao na lumapit sa inyo ngayon at magsabi, bibigyan ko kayo ng 168,000. How much? Magkano po? 168,000 pesos. 168,000 pesos. Freely. Nang libre lang. How often? In a week. Kaya, gaano po kadalas? Isa sa isang linggo. Are you happy? Masaya po ba kayo? After he gave you 168,000 pesos, after give you, and he promised you, I'll give you every week 168,000 Pagkatapos niya kayong bigyan ng 168,000, nangako siya sa inyo na linggo-linggo bibigyan niya kayo ng 168,000. But there is one condition. Pero may isang kondisyon. After you receive every week 160,000 pesos, you can use what you want to do. Want. Pero may isang kondisyon, sabi niya, yung 160,000, maaari mong gamitin sa kung anong gusto mo. But only 8,000. Pero tanging yung 8,000 lang. Would you use for me? Pwede mo ba itong gamitin He para said, sa akin? Sabi niya. Can you do that? Magagawa niyo ba yun? Yes. If you keep promise, I will give you the continuously 168,000 pesos every week. Kung gagawin Can ito, you do that? Sabi niya, patuloy kitang bibigyan linggo-linggo ng 168,000. Magagawa niyo ba yun? Yes or not? Oo, oh, hindi. Free. What does it mean? Ano pong ibig sabihin ito? Our life is the Lord's. Yung buhay natin right? ay sa Panginoon. Tama po? Isn't it? Tama po? So, 168K times, yung hours. Ibig sabihin po ng 168,000 ay po yung oras. One day, how many hours? Bakit how, isang araw? Gaano ka, ilang oras meron? In a day. Sa isang araw. 24 hours. Meron tayong 24 oras. Isn't it? Tama po. Times 7 days. Times 7. 168. Every week, we are borrowing the time from the Lord. Linggo-linggo po, nanghihiram tayo. Lent. Nanghihiram tayo ng oras sa Panginoon. And just God ask us,
I'm okay. If you want time, I'll give you 168 hours in a year, yeah, in a week. Sinasabi ng Diyos, sige, kung gusto mo, bibigyan kita ng 168 na oras, linggo-linggo. Because I love you. Dahil mahal kita. So, if 160 hours you use yourself, kaya, yung what do you want 160 to do? Na oras, gamitin mo kung ano yung gusto mo. But would you spend your only 8 hours for me? Pero magagawa mo bang gugulin yung 8 oras lang para sa akin? Can you follow? Kaya niyo po ba? Why not? Bakit hindi? Why not? Bakit hindi? If we pay back 8 hours for the Lord, we can get 160 hours. Dahil like kung this. Ibabalik natin, you know, yung 8 oras sa Panginoon, makakatanggap tayo ng 160 hours. Not only linggo. Money. Hindi lamang pera. Even our time also. Maging yung oras natin. Why? Your heart, very hard to go to church. Bakit Why sa inyo? Difficult to go to church? Bakit napakahirap para sa inyo na pumunta sa church? Let's go to Jollibee. Let's go to the good restaurant. Punta tayo sa Jollibee. I will treat you. Punta tayo sa magandang restaurant. Lilibre kita. What time shall I come? Ano oras ba ako mapupunta? Please come. In a week. For me. Yeah, sabi ng Panginoon. Only 2 hours. Pumunta ka sa akin, linggo-linggo. For dalawang Sunday oras service, lang. 2 hours. To listen the Sunday sermon. Para sa Sunday service, 2 oras lang para makinig ka ng Sunday sermon. Among the 168 hours, only 2 hours, please, use, you have to use. Actually, it's not for the Lord, for you. Sa katunayan, yung 2 oras na yun, hindi yun para sa Panginoon, para sa inyo. You understand? Naintindihan niyo po? And then 2 hours. Wednesday sermon. At yung 2 oras, Wednesday sermon. Hey, brother. Hey, friend. Let's go. Let's enjoy. Let's go picnic. Yeah. What time? I have a lot of time. But God said, would you come to the Wednesday sermon? Pero sinasabi ng Diyos, maaari ka bang pumunta sa Wednesday sermon? I have no time. Sabihin ninyo, ay wala akong oras. I'm very... Ako ay napaka... Busy. Busy? Even though we receive every week 168 hours from the Lord, but still we mention to the Lord, I'm busy. Bagaman, I have no time. Tumatanggap tayo ng 168 na oras kada linggo, pero sinasabi pa rin natin sa Panginoon, wala akong oras, and busy one, ako. Once in a month, 2 hours, cell group fellowship. Yung isang, not every week. Yung isa-isang beses na 2 oras sa isang buwan para sa cell group fellowship naman, hindi linggo-linggo. If you believe, if you trust God, if you think our all my time is the Lord's, we cannot steal the God's Lord time. Kaya nga, kung kayo po ay naniniwala, nagtitiwala na yung oras natin ay sa Panginoon, hindi ninyo kukunin yung oras ng Panginoon. You understand? Naintindihan niyo po? Christian life is like the domino, like the domino. Yung Christian life po ay gaya ng domino. Like that. Start here. The finish. Dito po yung pasimula. Dito po yung tapos. Gold. Start. You understand? Intindihan niyo po? But one person, he didn't join. Pero may isang tao na hindi siya sumama dyan. Because of busy. Dahil sa busy siya. So here, because of this part, Holy Spirit able to walk. Not work, cannot work. Yeah, dahil po sa bagay na ito, sa isang yan, yung Espiritu Santo ay hindi niya magagawa. Kumilos. You understand? Naintindihan niyo po? That's why the Apostle Peter immediately
He killed Ananias Sapphira. Hidden sin. Dito po agad-agad, inihayag ni Apostol Pedro yung nakatagong kasalanan ni Ananias at Sapphira. In order to spread the gospel more diligently, without stop. Upang masigit pa na may pangaral ang ebanghelyo ng walang tigil. Can you understand? Naintindihan niyo po? Even though many brothers, they do their best to spread the gospel and serve the Lord and clean the church and offering the tithe and offering. But some still. Bagaman, stealing. Yung ilang mga brothers and sisters, ginagawa nila lahat ng kanilang mga kaya. Sayang. Brother, sayang. Pag maglingkod sa church, naglinis sa church, actually, the one month, the supposed to he offer the tithe, for example, 100. Halimbawa, sa isang month, dapat na magbigay siya ng kanyang tithe and offering ng 100. Actually, when I was there, I had experience. Okay. My father gave me the 50 pesos. Nung bata pa po ako, naranasan ko na po yun. Binigyan ako ng tatay ko ng 50 pesos. Son, please, you must offer the 50 pesos like that. Sabi niya, anak, kailangan mong ibigay yes, ito father, ng 50 pesos. I listen, 50 pesos. When I go to the... While I'm going to the church, I visit first the store. Kaya nung papunta po ako sa church, una muna dumaan ako sa tindahan. Half. Yung kalahati. I buy some my snacks. Bumili ako para sa pagkain ko. How much offer? Magkano yun na lang inatira? How did you know? Likewise. Remember, how much is not important. Tandaan niyo po, yung laki ay hindi po ito mahalaga. God wants to know your heart. How much you love God. Nais malaman ng Panginoon yung puso ninyo kung gaano ninyo kamahal ang Diyos. Christian life is not just like a religion. Yung Christian life ay hindi po ito gaya ng relihiyon. God save you by the precious blood. Iligtas kayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang napakahalagang dugo. Even though God, Jesus Christ, save you. In order to save you, Jesus Christ were killed on the cross. Yeah. Para mailigtas kayo, Jesus sa Kristo ay pinatay doon sa krus. But why are you feeling your time is very looks sayang, very difficult to offer the church? Na pakiramdam ninyo, yung oras ninyo ay sayang, napakahirap na ibigay sa church. Even only 8 hours. Kahit na 8 oras lang. Why difficult to offer the church? Bakit napakahirap na ibigay ito sa church? Even though you have remaining 160 hours. Pagkaman, meron pa kayong natitira na 160 hours? Actually, we said, mention every time, I will die for the Lord, I will live for the Lord. Whether we live or not, our Lord, I am Lord. So like that. Sa katunayan, sinasabi natin palagi na mabubuhay ako para sa Panginoon, hindi ako mamatay para sa Panginoon, mamatay man ako mamabuhay, ako ay sa Panginoon. But why? But don't touch my time. Pero bakit sinasabi ninyo, ay huwag ninyong pakialaman yung oras ko? It's not my time, girls. Lord's time. Hindi ito oras ko. Oras ito ng Diyos. What do you think? Ano po sa tingin ninyo? Through the story of the Ananias Sapphira, God teaches. It is very great hidden sin. Sa pamamagitan po ng kwento ni Ananias at ni Sapphira, ito po ay napakalaking kasalanan, yung pagsisinungaling o pandaraya. At that time, Holy Spirit not accept that Holy Spirit did not hide and skip. Nang sandaling yun, hindi ito itinago ng Espiritu Santo at pinalampas na lang, kundi kaagad inihayag. You understand? Naintindihan niyo po? Yes. Actually, this year was the Lord's time. Yung taong ito ay pagkakataon o oras na ibinigay sa atin what na natanggap shall natin. We spend para sa ano natin ito time from gugulin, the Lord. Yung oras na mula sa Panginoon. Because the time is not enough, so I will skip the Agan's hidden sin. Dahil po doon sa kulang tayo sa oras, ay i-skip na po natin yung kasalanan ni Akan. Do you understand? Naintindihan niyo po? Actually, I think all of them, they may know already the story of the Akan, the hidden sin. Sa tingin ko, lahat po kayo ay alam niyo na yung kwento ni Akan.
Agan also, he steal the something. Si Akan din po, ninakaw din po niya yung ibagay para sa Panginoon. Okay, wanna see? Joshua chapter 7, let's go. Tignan po natin. Joshua, Josue chapter 7. Joshua chapter 7, verse 11 hanggang 12. Verse 11 hanggang 12. Josue po, chapter 7, verse 11 hanggang 12. Joshua chapter 7, verse 11 hanggang 12. Brother, sister, let's read together. 3 to 1. Ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha sa mga itinilagang bagay. Sila'y nagnakaw, nagsinungaling, katinilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak. Ako'y hindi nasasama sa inyo, malibang puksain ninyo ang mga itinilagang bagay sa gitna ninyo. In God's grace, by God's grace, Israelite, they conquered Jericho. Yeah. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagawa ng mga Israelita na sakupin ang Jericho. Without there are any effort. Nang wala ang kanilang anumang gawa. And then next, if they fought with their next castle, Ai. At yung sumunod, nakipaglaban sila sa kaharian ng Ai. At that time, the Jericho is very strong the castle. Nang panahon ngayon, very difficult to the conquer. Yung Jericho ay napaka laking kaharian, napakahirap na sakupin. But when we compare to the Ai castle, very small. Kung ikukumpara natin yung kaharian ng Ai, ito ay napakaliit lang. So that Ai castle was a very small castle compared to Jericho. Kaya nga yung Ai, ito po ay napakaliit lang na kaharian kumpara sa Jericho. But Israelite people, they lost the war. Subalit yung mga Israelita, natalo sila sa digmaan. Because of Agan's hidden sin. Dahil dun sa nakatagong kasalanan ni Akan. Agan, he hide some the gold. Nagtinago po ni Akan yung ilang ginto. That's why as we read already, verse 11, verse 12, the reason they lost the war, Agan, the Ai, was because they were a sin among them. Gaya po ng mga talata na binasa natin, 11 at 12, yung dahilan kung bakit natalo sila sa digmaan, ito ay dahil mayroong kasalanan sa kalagitnaan nila. So the Lord's servant Joshua asked the Israelite to draw lots to find their criminal. Kaya nga, yung tao ng Diyos, si Josue, ay nagpalabunutan siya kung sino sa kanila. Who steal Lord's? Kung sino yung nagnakaw ng bagay na sa Panginoon. So, brother, sir, let's see. The Bible, the verse 16 hanggang 18. Kaya, tignan po natin, verse 16 hanggang 18. 16 hanggang 18, please. Babasahin ko po, 16 hanggang 18. Kinaumagahan, maagang bumangon si Josue at inilapit ang Israel ayon sa kanilang mga lipi at ang lipi ni Juda ay napili. Kanyang inilapit ang angkan ni Juda at napili ang angkan ng mga Siraita. Kanyang inilapit ang bawat lalaki sa angkan ng mga Siraita at si Sabdi ay napili. Kanyang inilapit ang bawat lalaki sa kanyang sambayanan at si Akan na anak ni Carmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Zera sa lipi ni Juda ay napili. Among us, who are the sinner? Who the hide? Hide and steal the Lord's things. Sa kalagitnaan natin, sino yung nagnakaw? Yung sa lipi po ni Judah. That time, all people, they keep silent.
At nang sandaling iyon, lahat ng mga tao doon ay nanahimik lang. So, one was chosen and he was Achan. Kaya yung isang tao po ay napili at yun ay si Achan. So, Achan at that time did not confess that he had sinned. He didn't sin. Even though many of the people involved with him were being elected. Kaya, nang panahon ngayon, si Achan hindi niya pinahayag. Yun na siya ay nagkasala. Bagaman, kahit na ganun po, marami mga tao doon yung kasali na doon at sila ay pinili. Achan, he tried to hide his sin until the end. Si Achan po, sinubukan niyang itago yung kasalanan niya hanggang sa huli. He deceived continuously the Lord. I'm not. Nagsinungaling siya, patuloy niyang dinaya yung Panginoon. Sinabi niya, hindi ako. But he couldn't deceive people. He could deceive people, but God couldn't. Kaya, magagawa niya pong dayain o magsinungaling siya sa mga tao, subalit sa Diyos, ay hindi. That is why Achan himself was chosen in the end. Kaya nga sa huli, si Achan ay napili. Actually, at that time, God gave him the opportunity to repent his hidden sin several times. But Achan, he tried to hide continuously to the end. Binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na magsisi sa kanya mga kasalanan ng maraming pagkakataon. Subalit, sinubukan niya itong that itago. Time, Joshua asked Achan what he had sinned. At nang panahong iyon, si Josue tinanong si Achan kung ano yung naging kasalanan niya. Because Achan mentioned, I'm not. Like dahil si Achan, sinabi niya, hindi ako. So, verse 19 hanggang 21. Tignan po natin, verse 19 hanggang 21. Let's read it together. 3, 2, 1. At sinabi ni Josue kay Achan, anak ko, luwalhatiin mo ang Panginoong Diyos ng Israel at magtapat ka sa Kanya. Sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag mong ilihim iyon sa akin. Sumagot si Achan kay Josue, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoong Diyos ng Israel at ganito ang aking ginawa. Verse 21. Nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang ay aking ngang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Yeah, that's why Achan began to speak frankly when he could no longer hide his hidden. Kaya nga, si Achan po ay nagpasimula na sabihin na may katotohanan, na may katapatan dahil hindi niya na maitago pa yung kanyang kasalanan. So he mentioned, he compared, I hide it in my tent. At si kaya nga, pinahayag niya, itinago ko ito sa aking tolda. What does it mean? In his tent means your house, his house. Ano po yung ibig sabihin ng tolda? Ibig sabihin nito yung bahay niya. You understand? Naintindihan niyo po? After we steal the gas time, instead of we use the for the Lord, even though we decided, I will die, I will live for the Lord, but every week we steal the God's time. Where? In my house. Yeah. Bagaman, di po ba pinapahayag natin na mamamabubuhay ako para sa Panginoon, mamamatay ako para sa Panginoon, pero kinukuha natin yung oras ng Panginoon, sa halip na sa Panginoon, ginagamit natin para sa bahay ko. Because of that sin, only one person's sin, Israel was defeated in the world. Dahil sa kasalanan iyon, sa kasalanan ng isang tao, yung Israel ay natalo sa digmaan. And also, as a result of only one, the Achan's sin, Achan and his family also died together. Kaya bilang resulta po, dahil sa kasalanan ng isang tao na si Achan at ang kanyang pamilya ay namatay ng magkakasama. Not only Achan. Hindi lamang si Achan. Also, Achan's family were died. Maging yung sambahayan din, ni Achan ay namatay na kasama niya. If we spend our God's time for myself, because our lazy, your family and relative able to not get salvation. Dahil kung gugugulin natin yung oras natin para sa sarili ko, dahil sa katamaran ninyo, ang pamilya ninyo ay hindi maliligtas. Please don't flew God's lesson warning. How this means,
how to say, to listen and don't send gasoline. Pakiusap. Huwag niyo lamang hayaan na pumasok sa kabilang tenga at lumabas sa kabilang tenga itong aral ng Diyos. One more. In the New Testament at that time, there were also churches that have tolerated sin. Isa pa po. Sa bagong tipan din po, sa Biblia, meron din pong isang iglesia na tinolerate o hinayaan lang yung kasalanan. It was the Corinthian church. Ito po yung iglesia sa Corinto. Sins at that time, sins that cannot exist in the world had entered the church. Nang panahong iyon, yung kasalanan na wala naman dito sa sanlibutan ay pumasok sa church. However, the Corinthian brothers and sisters, they had tolerated the sin. Gayunpaman, yung iglesia sa Corinto, hinayaan lang nila ang kasalanan iyon. I introduce the story. Let's go, brother and sister. The First Corinthians chapter 5. Kaya ipapakita ko po sa inyo ang kwentong iyon. Puntahan po natin. Unang Corinto chapter 5. Corinthians chapter 5, verse 1 hanggang 2. Unang Corinto chapter 5, verse 1 hanggang 2. Actually, Corinthian church was the God's church at that time. Sa katunayan, yung iglesia sa Corinto ay iglesia ng Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? At that time, in the Corinthian church, there are so many born again brothers and sisters there. Sandaling iyon, doon sa Corinthian church, maraming mga brothers and sisters yung nandoon. But verse 1 and 2, brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapit sa inyo at ang ganyang pakikiapit ay wala sa mga pagano sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Verse 2, at kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Yeah. It is reported that there is inside your church sexual immorality, the sin among you. Yes. Sabi like po dito, nabalitahan ko na mayroong pakikiapit sa inyo. Even though you already observed, you noted already, why you didn't reject? Bagaman, cut off, nakita ninyo, pero bakit hindi ninyo ito, bakit hinayaan nyo lang ito? Instead of cut off, cut out like that. Instead of that, why are you accept like this? Yeah, sa halip na alisin ninyo ito, pero bakit ninyo tinanggap? Verse 2, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. At kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayo'y malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Yeah, the problem is that the brother and sister in the Corinthian just tolerate the sin. Yung problema po ay yung mga banal sa Corinto ay hinayaan lang ito. If we accept and hide the hidden sin instead of cut off in holy church, because of that reason, others can commit such a sin without any guilt. Kaya kung hahayaan lang natin ito, yung ganitong kasalanan, hayaan lang po, yung iba rin ay magkakasala ng kaparehong kasalanan nang walang anumang, nang hindi na sila nakakaramdam ng guilty. Do you understand? Naintindihan niyo po? I don't know your situation, but my when I was young adult group members that time, 25 years ago, 30 years ago that time, many new born again brother or sister, instead of they distant, there are hidden immoral exhortation. Instead of distant, keep distant. One person, one brother, sister, if they commit sin, adultery sin, they obey. They love to follow. There are the adultery sin like that. They envy like this. Yeah. Can you catch my point?
Hindi ko po alam yung sitwasyon ninyo, pero nung ako po ay nasa kabataan pa, merong isa doon na nakagawa sila nung pagkakasala, pakikiapid, yung iba na iinggit pa. Can you understand? That time, the pastor, when he noted, catch some hidden adultery sin, immediately, pastor, they gave the discipline, the church. At nang mabalitaan yun, nung pastor, yung pastor kaagad-agad, ay binigyan ng disiplina yun. You understand? Naintindihan niyo po? If the pastor, the hide, cover, one day, another brother, sister, they complain, why? Why you cover another brother, sister, hidden sin? But why you touch me like that? Dahil kung hahayaan lang ito, tatakpan lang ito nung pastor, yung iba, maaaring gawin nila ito at magreklamo. Bakit? Hinayaan mo lang siya at bakit mo ako ngayon sinasaway? Can you understand? Naintindihan niyo po? That's why, brother, sister, if you find some brother, sister, some have some hidden sin, like Agan and Corinthian, church, the immoral sexual sin, please, report to the church. Kaya nga mga brothers and sisters, kung meron man kayong nakita o nalaman na may mga brothers and sisters na nakagawa ng sexual na kasalanan na gaya ng sa iglesia sa Corinto, pakiusap, i-report nyo po sa amin. Bakit? We have to protect our holy brothers and sisters. Dahil kailangan nating protektahan yung ating banal na brothers and sisters. So, first, we have to abandon our hidden sin. Yeah. Una muna, kailangan natin if you find yours something the hidden sin. Kaya kung may nakita po kayo sa inyo na mayroong nakatagong kasalanan, pakiusap, iwan po muna ninyo. Why iwan the ninyo. Lord look at our heart and leave? Bakit po? Dahil yung Panginoon ay nakatingin sa because puso natin. It is because if there is a sin in your heart, He does not hear, listen your prayer. Dahil kung mayroong kasalanan sa puso ninyo, ay hindi siya makikinig sa panalangin ninyo. Okay, brother, sister, I'll introduce one of the verses, Psalm chapter 66. Let's tignan po natin, mga awit 66. Actually, we are praying to the Lord every day about our prayer request. Sa katunayan, araw-araw tayo nananalangin sa Panginoon patungkol sa ating mga kahilingan. Psalm chapter 66, verse 18. Mga awit, 66, 18. Verse 18. Yeah, 18. Did you find already? Yes. Okay. Let's read together with one sound and slowly. 3, 2, 1. Kung iningatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Don't forget it. Huwag po ninyo itong kalimutan. That's why when we start to pray to the Lord, automatically God put something. Kaya nga, kung kapag nagpasimula tayo manalangin sa Panginoon, yung Panginoon kaagad na inilalagay oh, sa isipan. Oh Lord, please protect my family, please bless my family, please have me. And then, automatically God told me my heart, concern. Yeah, okay, I will help you, but, why still you through, didn't through your hidden sin? Kapag nanalangin tayo, Panginoon, pakiusap. Why still you are enjoying your hidden sin? Why do not through your hidden sin? Why? Even though anybody do not know your hidden sin, but already I know. Why? Like that. Isn't it? When we start to close eyes in order to pray, automatically God gave me the thinking. Isn't it? Because of Psalm chapter 66, verse 18, like that. Dahil po yun, dito sa mga awit, 66, verse 18. In order to listen carefully and solve your problem, please throw your hidden sin like Agan and Corinthian church and Ananias Sapphira. Through, please, like that. Para doon po sa panalangin po ninyo, kailangan ninyong itapon yung inyong nakatagong kasalanan ni gaya ni Agan at gaya ni Ananias at ni Sapphira. It's not only for you, because for your worst of family. Hindi lamang ito para sa inyo, kundi maging para sa pamilya ninyo. Because of you. Dahil sa iyo.
Holy Spirit cannot work continuously and boldly. Ang Espiritu Santo ay hindi makakakilos ng patuloy at makapangyarihan at may katapangan. I want you stand here. Nais ko na kayo ay tumayo dito. Where are you now? Saan na ba kayo ngayon? Please come and stand here. Pakiusap, pumunta kayo at tumayo kayo rito. That's why every day, every night, King David, he asked to the Lord like that. Psalm chapter 19. Yeah. Araw-araw, maging sa gabi, ito yung hiling ni Haring David sa Diyos. Mga awit, 19. Psalm chapter 19, verse 12 hanggang 13. Verse 12 hanggang 13. Psalm chapter 19, verse 12 at 13. Brother, sister, let's read together. 3, 2, 1. Sinong makakaalam ng kanyang mga kamalian? Patawarin mo ako sa mga pagkakamaling di nalalaman. Ilayo mo rin ang iyong lingkod sa mga mapangahas na pagkakasala. Huwag mong hayaang ang mga iyon ay magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Kung gayoy, magiging matuwid ako at magiging walang sala sa malaking paglabag. Oh Lord God, please clean me from the secret for sin. Clean me like that. Pakiusap, Panginoon, linisin mo ako mula sa mga lihim na kasalanan. And then I can start to for the Lord. Start to work for the Lord. Makakapagsimula ako na gumawa para sa Panginoon. So before start to serve the Lord, before we open the church, before we effort for the Lord, before do, we have to ask to the Lord, clean me. Kaya nga, bago tayo magsimula na maglingkod sa Panginoon, bago tayo magsimula na magbigay ng tithes and offering sa Panginoon, bago yun, kailangan muna nating sabihin na, because it's not only for me, for my family, for my children, for my family, also for sake of the gospel. Hindi lamang para sa sarili ko, kundi maging sa pamilya at para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Do you understand? Naintindihan niyo po? So, 2023. For sake of the gospel, let's throw our hidden sin first. Para sa taong ito po ng 2023, para sa kapakanan ng Ebanghelyo, kailangan nating itapon yung nakatagong kasalanan. Hidden sin is not only adultery and immoral sin, it's not only like that. Yung nakatagong kasalanan, hindi lamang yung pangangalod niya at pakikiapit. Even time also. Maging sa oras din. Don't steal. Huwag din yung nakawin yung oras ng God's time for your personal reason. Para sa inyong personal na dahilan. Only 8 hours, please. Just how to say it. Wow, walong not oras maximum, just how to say. The least. Pinaka-kaunti na itong 8 oras. If your faith became more grow, not only 8, you can use not only 8 hours, more and more. Kung malago na kayo sa inyong pananampalataya, hindi lamang 8 oras yung magagamit ninyo para sa Panginoon, kundi one higit day, at higit pa. God able to call you, okay. At isang araw you tatawagin should kayo use 168 hours full time for me. Follow me, I will make you fishers of men. At isang araw, sasabihin sa iyo ng Diyos, halika, gabitin mo na yung 168 hours mo. Para sa akin, gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. You understand? Naintindihan niyo po? Okay, let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father God, thank you, give us good time to learn your heart and your lessons. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin itong napakahalagang pagkakataon upang mapag-aralan ang iyong puso at ang iyong aral. We confess that when we were born, we are miserable sinner before you. But for you, you love us. That's why you sent Jesus Christ, and through the Jesus Christ, the precious blood,
we could be saved, we became your son. Tapos maraming salamat po. Kaya pinapahayag po namin ng kami ipanganak. Kami po yung mga miserableng makasalanan sa harapan mo. Subalit dahil sa iyong pag-ibig at sa iyong habag, isinugo mo sa amin si Jesucristo at sa pamagitan ng kanyang napakahalagang dugo, kami ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. Although anybody don't know my efforts, my heart toward you, but it is enough if you know my heart toward you. Kaya Panginoon, bagaman hindi nalalaman ng sino man ang aking pagsisikap, gawa para sa iyo, subalit sapat na ikaw po yung nakakaalam. Oh Lord, so even though I'm very weak, so please use me for sake of the gospel. Panginoon, bagaman ako po ay napakahina, pakiusap, gamitin niyo po ako para sa kapakanan ng Ebanghelyo. So please teach me and guide me, even control me remaining my life. Kaya pakiusap, gabayan mo po ako, turuan mo po, tulungan mo po ako at maging kontrolin mo po yung buhay ko. So that we can live for the Lord, we can die for the Lord. Upang magawa namin mabuhay para sa Panginoon at mamatay para sa Panginoon. I want to say one more time, we love you so much. Kaya muli po, nais po namin sabihin sa iyo na iniibig ka po namin ng higit. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.